Simulan na po natin ang ating kwento. Uy, kanitong sinanay kanida. Ikaw na ang bahala, Lucas. Luis, doon sa matandang barangan. Alam pong kayang-kaya mo na iyon, Lucas. Kasama mo naman si Luis. Sa isip ngayon ni Lucas, unang bisis ngayon na makakaharap niya ang isang barangan na wala ang tulong nitong sinanay kanida. Ngunit may tiwala na siya ngayon sa kanyang mga kakayahan at kasama pa niya itong si Luis na mas malakas ang mga kakayahan pagdating sa mga aral sa mga ganitong uring kalaban. Dahil mas malakas ang kaalaman nitong si Luis bilang albularyo. Kami na ni Luis ang bahala, Nanay Kanida. Magpadala ka na lamang ng mensahe sa amin kapag gusto mo nang mabuong muli ang ating grupo. Mag-iingat kayo, Lucas. Kailangan na namin na makaalis agad. At ilang sandali lamang, umalis na agad sina Nanay Kanida habang sina Lucas at Luis huminto na doon sa kakahuyan para hanapin na nila ang mga engkantong pinadala nitong si Apong Pedro. Uy ka nitong si Luis. Ano ang sa tingin mo, Lucas? Anong klaseng mga engkanto ang nasa paligid? Hindi ko pa mawari, Luis. Ngunit kailangan natin na mahanap agad ang kinararuunan ng mga ito. Tama ka, Lucas. Kailangan natin na mahuli agad ang mga ito at mahanap ang sinasabing barangan. Ako na ang bahala sa pagtuntun sa mga engkantong ito, Lucas. Ilang sandali pa, mabilis nang gumagawa ng mga usal itong si Luis. May hawak itong dalawang batong lagit habang bumuka-buka ang bibig. Habang itong si Lucas, nakikiramdam lamang ito sa buong paligid. At makalipas pa ang ilang mga minuto, wika nitong si Luis. Malalakas ang mga engkantong nasa paligid, Lucas. Mga engkantong alkantar at mga ibok. Mas nakakabuting hayaan natin na makabalik ang mga ito sa kanilang pinanggagalingan at nang matuntun natin ang kinaroroonan nitong si Apong Pedro. Sagot naman itong si Lucas. Mas mabuti kung ganun, Luis. Muling nag-uusal na itong si Lucas ng mga sabulag at nag-uusal na din itong si Lucas. May iilan sa mga engkanto ang sumunod kina Nanay Kanida. May iilan naman sa mga ito ang lumayo agad at sa tingin nila pabalik ang mga ito doon sa kanilang kinikilalang pinuno para ibalita ang kanilang mga nakita dito sa kalubluuban ng kakahuyan. Iyon na ang kanilang pagkakataon. Mabilis nang sinundan nila ang mga ito. Gamit naman ang kanilang malakas na mga orasyon sa mga sabulag para hindi sila maramdaman ng mga engkanto. Binaybay na nila ang palabasan ng gubat na iyon hanggang sasapiti nila ang isang malaking lawa. May mga malalaking puno ng kahoy ang nakapalibot sa lawa at natanaw na nila ni Lucas at Luis ang isang bahay doon sa gilid ng lawa. Iisang bahay lamang iyon. Ngunit ramdam ng dalawa ang mga puwersa ng iba't ibang uri ng mga engkanto, lamang lupa, maligno, at iba't ibang uri ng mga kampo ng kadiliman. Uwi ka nitong si Luis. Mukhang marami-rami din ang mga magiging kalaban natin ngayon, Lucas. Napakarami palang alaga ang barangan na ito. Tama ka, Luis. Mukhang mapapalaban tayo ngayon. Kaya kinatatakutan ang barangan na ito dahil na rin sa kanyang mga alaga. Ano na ngayon ang unang gawin natin, Luis? Kailangan natin na maihanda ang mga panggapos para sa mga kampon ng kadiliman na nasa paligid. Ako na ang bahala kay Apong Pedro, Lucas. Ikaw na rin ang bahala doon sa mga engkanto. Ilang sandali, mabilis nang nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon na ipakalat na
ng dalawa ang kanilang mga orasyon at muling umusad na ang mga ito papalapit doon sa kanilang nakitang bahay. Alam nilang anumang oras, maaari na silang maramdaman ng barangan. Nang papalapit na ang mga ito, biglang umihip ang malakas na hangin sa kapaligiran. Kakaiba ang dapyo nito na parang nanonood sa kanilang mga balat. At makalipas ang ilang mga minuto, may nakita silang isang matanda na kulay puti ang buhok at balbas na napakahaba. Nakasuot ito ng salakot na buli at nakatayo ito sa gilid ng sagingan. Kita nila ang napakatalim na mga titig nito sa kanila. Wika agad ng matanda. Ano ang kailangan ninyo sa aking lugar? Mukhang may mga tangan din pala kayo. At mukhang may pakay kayo sa akin ng masama. Baka hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa aking teritoryo. Kita na din nila ang mga engkanto at mga lamang lupa sa paligid. Dahan-dahan nang lumalapit ang mga ito at umaaligid sa kanila. Wika nitong si Luis. Tara na, Lucas. Gawin na natin ang ating balak. Sagot naman itong si Lucas. Nandito kami para tapusin na ang kasamaan mo, Apong Pedro. Balita namin, kasabwat at kakampi ka sa mga saltik na nandirito sa bundok ng Kang Isa. At pagkatapos, biglang kumilos na itong si Lucas. Hawak niya ngayon ang kanyang tatlong mga punyal. Mabilis itong tumakbo at nang makahakbang ito ng 10 beses, itinarak nito ang hawak na punyal sa lupa. Pagkatapos, muling nagpapatuloy ito sa pagtakbo. Habang ang mga engkanto, biglang nagtakbuhan na din ang mga ito. Ang mga alkantar na may hawak na mga latigong baging, agad na humarang ang mga ito sa daraanan kay Lucas. Ngunit nang bitiwa na ni Luis ang nakahandang mga orasyon, biglang nangingisay ang mga engkanto sa kapaligiran. Tanging ilang mga alkantar na lamang ang mga nanatiling nakatayo. Kinain agad ng lupa ang katawan ng mga engkanto at mga malignong kakampi nitong si Apong Pedro. Malakas ang ginawang iyon ni Luis at Lucas, kaya nabawasan agad ng malaking bilang ang mga kampon ng matandang barangan. Ngunit may ilan pa rin ang mga natira, lalong-lalo na ang mga malalakas na mga engkantong alkantar. Napaigpaw na itong si Apong Pedro at napasigaw dahil sa galit. Sa isang iglap lamang, namatay agad ang karamihan sa kanyang mga alaga. Kaya batid niyang malalakas din ang dalawang antingero na nasa paligid. Matapos na magsisigaw ang barangan, biglang umaangil na ito at nagbago na rin ang hitsura. Nagiging parang aso ang pagmumukha nitong si Apong Pedro at may mga matatalas na mga kuko ang tumubo sa mga kamay at paa habang namumuti ang buo nitong katawan. Umaatake na din ang mga engkantong alkantar papunta kay Lucas. Nang makahakbang na naman ito ng 10 beses, muling itinarak nitong si Lucas ang hawak nitong isa pang punyal. Umiwas muna itong si Lucas sa mga umataking mga alkantar. Kailangan niyang maitarak ang pangatlong punyal na dala. Habang itong si Luis, mabilis na din itong tumakbo at pinagpapalo na ang mga nakatayong mga engkanto. Habang ang mga alkantar na umatake kay Lucas, sinalubong na din ang mga ito nitong si Luis. Ngunit napakabilis ng mga kilos nitong si Apong Pedro. Tinamaan itong si Luis ng kalmot sa kanyang likod, kaya agad itong natumba sa lupa. Muling inatake ito ni Apong Pedro. Ngunit mabilis na nakapag-usal itong si Luis ng mga orasyon na paninlang. Wika nitong si Apong Pedro.
hindi ako ganun kahina para malinlang mo sa mga orasyon na iyan. Nahanap pa rin itong si Luis nitong si Apong Pedro kahit na nakagawa na ito ng harang at linlang. Hindi lamang mabilis at mabangis itong si Apong Pedro. May tangan din ito at nakabalot na malakas na orasyon sa kanyang katawan. Kaya mahihirapan silang magagamit ang kanilang kaalaman sa mga orasyon laban sa barangan. Napansin itong si Luis na unti-unting kumikirot na ang kanyang sugat sa kanyang likod na parang may mga buhay na insektong gumagalaw. Naisip nitong si Luis na barangan ang kanilang kalaban. Mabagsik na barangan. Kayang-kaya nitong maipadala ang mga barang at kulam sa kanyang sugat. Dali-daling kinuha nitong si Luis ang kanyang dalang maliit na buti ng langis. Kailangan niyang makainom para mapigilan agad ang pagkalat ng mga insekto sa kanyang katawan. Ngunit bago pa niya magawa ang mga bagay na iyon, nakakalapit na sa kanya itong si Apong Pedro. Isang kalmot nito tumama sa kanyang tiyan. Agad na nagsitalsikan ang mga dugo galing sa kanyang sugat sa kanyang tiyan. Napaluhod itong si Luis at napayuko. Sa tingin niya, mukhang mas malala at malalim ang kanyang natamong sugat sa kanyang tiyan. Kailangan niyang makalayo muna kay Apong Pedro. Dahil kung hindi, baka magiging katapusan na niya. Ngunit paano siya makakatakas sa isang malahalimaw na bilis at lakas ng barangan? Nag-uusal agad siya ng mga orasyon habang itong si Apong Pedro papaatake na sa kanya. Wika pa ng barangan. Mga tampalasan kayo, pagbayaran ninyo ang inyong mga kapangasan. Sa mga pagkakataon din na iyon, naitarak na ni Lucas ang pangatlong punyal sa lupa. At dito na, ibinato ni Lucas ang panapos na dasal. Matapos niyang gawin iyon, biglang umihip na ang malakas na hangin at mayroong pwersang humihigop sa mga engkantong alkantar papunta doon sa isang triangulong pwersa galing sa mga itinarak nitong si Lucas sa lupa. Rinig nila ang nakakakilabot na sigaw ng mga engkanto habang tuluyang dinala na ang mga ito ng ritual na ginawa ni Lucas. Napunta ang mga ito doon sa gitna sa ginawang triangulong pagtarak ni Lucas ng kanyang mga punyal sa lupa. Habang itong si Apong Pedro, kahit na mayroon pa itong malakas na pangangatawan at kapangyarihan, hindi ito nakaligtas sa ginawa ni Lucas. Kasama itong nahigop ng pwersa ng triangulo. Hanggang sa biglang may mga parang maliliit na mga anino ang nagsusulputan doon galing sa tatlong mga punyal na itinarak ni Lucas. Napakalaki ng mga bunganga ng mga ito na walang anumang kinakain ng mga ito lahat ng mga engkanto. Wala pang 10 segundo na ubos na ang mga alkantar at iba pang mga engkantong nasa gitna ng triangulo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, biglang nagsibagsakan ang mga maliliit na mga anino. Parang tinatamaan ang mga ito ng mga pag-atake at nang tumahimik na ang buong kapaligiran, kita nilang nakatayo itong si Apong Pedro sa gitna ng mga bangkay ng mga aninong pinalabas ni Lucas na unti-unting naaagnas ang kanilang mga katawan at tinangay ng hangin. May ilang mga maliliit na sugat din itong si Apong Pedro. Ngunit ang lahat ng mga kasamahan ito, patay na ang lahat. Tanging ang barangan na lamang ang natitira at nakatayo. Napakatalim ng mga titig nito sa kanila. Wikang muli nito. Pagbayaran ninyo ito ng malaki. Pinatay ninyo ang aking mga alaga. Buhay ninyo ang magiging kabayaran.
sa mga pagkakataon na iyon, tinulungan na din ni Lucas itong si Luis. Wika ni Lucas. May mga sugat ka, Luis. Mukhang delikado ang sugat mo sa likod at sa tiyan. May barang na pinadala ang ating kalaban padaan sa mga natamong sugat mo. Oo, Lucas. Ngunit nakainom na ako ng langis na may halong katas ng halamang mimosa. Kaya hindi nakakalat ang lason ng mga insekto sa aking katawan. Magaling, Luis. Mukhang hindi madaling patayin ang barangan na ito. Oo, Lucas. Malakas din ang kanyang tangan sa buong buhay ko bilang albularyo. Ngayon lamang ako nakatagpo ng ganito kalakas na barangan. Sa isip nitong si Lucas, tama itong si Luis. Kakaiba nga ang lakas ng barangan na nakakalaban nila ngayon. Bilang patunay nito, nakaligtas pa ito sa kanyang malakas na ginawang ritual, ang triyanggulo ng kamatayan. At nagawa pa nitong mapatay ang mga aninong pinalabas niya. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, ganon din ang iniisip nitong si Apong Pedro na mangha din ito sa ipinakitang galing at lakas ng dalawang antingerong kalaban niya ngayon. Kamuntika na sana siya kanina. Kung nahuli lamang siya ng ilang segundo, maaaring katapusan na din niya. Kailangan nang mag-iingat siya ngayon. Humanda na itong si Apong Pedro para muling umatake kay Lucas at kay Luis. Mas mabilis na ngayon ang mga kilos at galaw ng matanda na sa loob lamang ng ilang segundo agad nang naabot ang dalawa ng barangan. Muling nagpakawala ito ng mga pagkalmot. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hinarang na ito nitong si Lucas sabay ng mga pagsambit ng mga banyagang salita. Habang itong si Luis gamit ang kanyang palakol na gawa sa mga buto ng hayop na asupra, inihampas niya ito sa lupa. Sa bandang likuran nitong si Lucas, matapos na magawa iyon ni Luis, nagsambit na din ito ng mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nabiyak ang lupang kinatatayuan nila ni Lucas at Luis, at parang mayroong puwersa ang humigop sa barangan papunta sa ilalim ng lupa padaan sa mga nabiyak. Iniluhod na nitong si Luis ang tuhod sa lupa at patuloy sa kanyang mga ginagawang pag-usal. Kailangan na nilang maigapos na ang barangan na ito. Wika nitong si Lucas. Magiging katapusan mo na ngayon, Apong Pedro. Pagbayaran mo na ngayon ang mga kasalanan mo. Sagot naman ang barangan. Mga hangal kayong dalawa. Ang akala ba ninyo na kaya ninyo akong mahuli sa pamamagitan ng ritual na yan? Tikman ninyo itong gagawin ko. At sumigaw na itong si Apong Pedro ng tatlong mga banyagang mga salita. Pagkatapos, biglang umihip ang malakas na hangin sa kanilang kinatatayuan na nagsiliparan na ang mga alikabok at mga dahon doon sa lupa. Gumalaw na din ang mga ugat ng mga puno ng kahoy at papalapit ang mga ito kay Lucas at Luis. Wika nitong si Lucas. Luis, pabayaan muna natin ang mga ugat na iyan. Ako na ang bahala. Magtiwala ka sa akin. Kaya walang ginawang anumang orasyon na pangwasak itong si Luis. Hinahayaan niya ang mga ugat ng mga puno ng kahoy na makalapit sa kanila at mapulupitan ang kanilang mga katawan. Alam ni Luis na may pinaplano ang kanyang kaibigan na itinuring niyang kapatid. Malaki ang kanyang tiwala sa taong ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, natumba sa lupa sina Luis at Lucas dahil sa mga pagpulupot ng mga ugat ng punong kahoy. Tumatawa na itong si Apong Pedro na natanaw na ang kanyang tagumpay. Wika nito. Ano na mga hangal? Paano na kayo ngayon makakatakas sa kalagayan ninyo ngayon?
Dahan-dahan nang lumapit itong si Apong Pedro sa kanila at muling wika pa nito. Tatapusin ko na ngayon ang mga buhay ninyo dahil kailangan ko pang tulungan ang aking mga kaibigan na mga Saltik. Biglang umigpaw na itong si Apong Pedro at pagkatapos bumulusok na ito at akmang kakalmutin na ang dalawa. Ngunit nang makalapit na itong si Apong Pedro, biglang gumalaw ang mga ugat ng punong kahoy na nakapulupot sa dalawa kay Lucas at Luis at pagkatapos sinangga ang mga ginawang pag-atake ni Apong Pedro. Gulat na gulat ang barangan at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Paanong sinangga ng kanyang mga pinalabas na mga ugat ng puno ang kanyang ginawang pag-atake sa kanyang mga kalaban? At mas lalong ikinagulat nito nang akmang tatalo na sana siya papatras, biglang pumulupot na sa kanyang mga paa ang mga ugat ng punong kahoy hanggang sa kanyang katawan. At pagkatapos, ibinagsak na siya nito sa lupa. Mabilis na lumuhod na itong si Luis muli at muling ipinagpatuloy ang mga naantalang ginawang orasyon at ritual. Tumayo na din itong si Lucas habang nakangisi at papalapit na sa nakabulagtang si Apong Pedro. Wika nitong si Lucas, "Nahuli ka din namin, Apong Pedro. Para sa iyong kaalaman, kaya ko din na pagalawin ang mga ugat ng mga puno ng kahoy. Tingnan mo ang paligid. Nakatarak pa rin ang tatlo kong mga punyal sa lupa. Ibig sabihin, kontrolado ko ang buong paligid. Ngayon, pasensyahan mo na dahil ipapadala ka na namin sa iyong libingan." Nang itaas na nitong si Luis ang kanyang dalawang mga kamay, biglang nabiyak muli ang lupa na kinaroroonan nitong si Apong Pedro at tuluyan na itong nilamon habang nagsisigaw. Wala nang pwersang makakapigil pa dahil nababalot na siya ng mga ginagawang ritual ng dalawa hanggang sa tuluyang naglaho ito sa kanilang mga paningin. Wika nitong si Lucas, "Natapos na din natin, Luis. Natalo din natin ang pinakamalakas na barangan. Oo, Lucas, at napabilib mo ako sa taglay mo ng lakas. Kakaiba ka na ngayon, kaibigang Lucas. Napakalaki na ng ipinagbago ng kaalaman mo at lakas." Habang napapangiti itong si Luis, sagot naman itong si Lucas, "Kung wala ka, Luis, malamang na mahihirapan din ako sa barangan na ito. Malakas din ang mga ginagawa mong orasyon. Dahil sa pinagsamang lakas nating dalawa, natalo natin si Apong Pedro. Mukhang sa ngayon, kailangan na natin na sundan sina Nanay Kalida. Natitiyak kong papalapit na ang mga ito sa kinaroroonan ni Tata Ilyong." May kinuhang mga dahon na gamot itong si Luis at ipinatapal niya ito kay Lucas sa kanyang sugat sa likod at tiyan. Pagkatapos, mabilis nang umalis ang dalawa doon sa lugar. Mabilis nang sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan. Habang sina Nanay Kalida, huminto na ang mga ito doon sa may pangpang. Mayroong malaking talon ang nasa gilid nito at makakapal na mga puno ng kahoy. Wika nitong si Mamang Tasing, "Mukhang malapit na tayo sa kinaroroonan ng mga Saltik, Nanay Kalida. Sa palagay ko, mula sa ating kinalalagyan ngayon, maaari ko nang matuntun ang kanilang insaktong kinaroroonan." Sagot naman ni Nanay Kalida, "Sige, Tasing. Kung kailangan mo ang aking tulong, sabihin mo lamang." "Huwag na, Nanay Kalida. Kaya ko na ito." May kinuhang librita itong si Mamang Tasing. Pagkatapos, binuklat ito at may mga binabasa doon sa mga pahina. Matapos ang kanyang mga pagbabasa, tumingala ito sa langit at mayroong limang mga banyagang salita na binubulong. Matapos na magawa iyon ni Mamang Tasing, nakita ng kanyang mga kasamahan na mayroong biglang nagsilabasan
na apat na mga anino. Ngunit kakaiba ang kanilang mga kulay kumpara sa mga tipikal na mga anino na sobrang itim. Kakaiba ang mga aninong ito na mayroong kaunting pagkaitim lamang at para lamang itong mga usok na nasa paligid. Makalipas ang ilang mga segundo, mabilis nang nagsialisan ang mga ito na parang tinangay lamang ng hangin. Wika nitong si Mamang Tasing. Matunton ng mga anino ng espiya ang kinaroroonan nila, Nanay Kanida. Hintayin na lamang natin ang mga ito na makabalik. Itong si Nanay Kanida, napangiti na din ito. Tingin niya, napakalakas ang mga kaalaman nitong si Mamang Tasing sa mga pagtawag sa mga mabubuting mga nilalang galing sa kawalan. At napahanga itong si Nanay Kanida. Wala siyang naririnig na Mamang Tasing sa buong buhay niya. Tangi niyang mga naririnig na mayroong mga malalakas na mga kaalaman at mga orasyon ang pamilya ni Tatay Mauricio kasama sa mga ito ang pinsan ni Papa Gurio na sina Manong Dudoy at Tatay Dadoy. May narinig na din itong si Nanay Kanida tungkol sa pinakamatandang albularyo na si Lolo Tikoy at sa pinakamalakas na aswang na gumagawa ng kabutihan itong si Arturo. Ngunit ang pangalan ni Mamang Tasing ngayon pa lamang niya nakasalamuha at napag-alaman ang pangalan nito. Kung tutuusin, sa lakas nitong si Mamang Tasing, dapat maisama ito sa mga maalamat na mga babaylan, antingero at mga albularyo. Nagkarga na din si Nanay Kanida ng mga malalakas na mga bakod at pudir. Dapat lagi silang handa at hindi magpabaya. Dahil nga sa kanyang hinala, ang mga saltik na may hawak ngayon ni Tata Ilyong ay ang mga pinakamatandang mga saltik at mas malalakas ng dihamak ang mga ito kumpara sa mga ordinaryong mga aswang na saltik. Ngunit habang naghihintay ang mga ito sa pagbabalik ng mga inutusan ni Mamang Tasing, naramdaman nila ang mga paparating na mga pwersa. Wika agad nitong si Puldo. Mukhang paparating na sina Lucas at Luis, Nanay Kanida. Opoldo, at mukhang tagumpay ang mga ito sa kanilang misyon. Malaki na talaga ang ipinagbago ng dalawang anak ko. Hindi ko inasahan na ganito nakalakas ngayon si Lucas. Dati, isang lalaking walang kaalam-alam sa mga ganitong aral. Isang lalaking isinama ko sa aking ginawang pagbangon. Ang aking anak na si Luis, kakaiba na rin ang lakas nito bilang albularyo. Minsan pa noon, kinasusuklaman niya ang aking pagkatao. Ngunit ngayon, kasama ko na siya sa mga labanan. Tasing, masaya na akong mamaalam sa mundong ito kung sakali. Dahil alam kong may mga papalit na sa akin at magpapatuloy sa aking mga nasimulan. Napangiti na din itong si Mamang Tasing, ngunit may pait lamang sa mga ngiti nito. Dahil sa kanyang mga apo, tanging si Junas ang nakikitaan niya bilang susunod sa kanyang mga yapak. Ngunit dahil nga na barkada, iniwan ito ang mga pinag-aralan bilang antingiro at albularyo. Lahat ng mga tangan na bigay niya at mga karga, iniwan doon sa kanilang altar at tuluyan na itong umalis sa kanilang bahay. Mabuti at nanatili pa rin ang isa niyang apo, itong si Jojo. Naputo lamang ang pagmunimuni ni Mamang Tasing nang dumating na sina Lucas at Luis at ibinalita agad ang pagkatalo ni Apong Pedro. Namangha siyempre itong si Mamang Tasing dahil alam niya kung gaano kalakas ang baranga na iyon. Sa kabilang banda naman ng kanyang pag-iisip, natuwa din itong si Mamang Tasing at nabawasan na ang mga masasamang kampo ng demonyo sa kanilang lugar. Mabuti kung ganon, Lucas, Luis, binabati ko kayong dalawa. Kailangan lamang na magtiwala kayo sa mga kaalaman at tanga ninyo ngayon. Alam ko sa aking sarili
na kung magkakasama kayong dalawa, pwede niyong mahigitan ang aking kakayahan na meron ngayon. Napapangiti na lamang itong si Lucas at Luis sa kanilang narinig. Wika nitong si Luis. Nanay Candida, ano na ngayon ang binabalak ninyo? Hintayin muna natin, Luis, na makabalik ang mga inutusan ni Tasing para matuntunan natin ang kinaroroonan ng mga Saltik. Kung matuntunan natin ang kanilang pinagtataguan, kailangan natin na makuha agad si Ilyo bago natin kalabanin at atakihin ang mga aswang na ito. Malalakas ang mga iyan at malakas din ang kanilang mga kaalaman sa orasyon. Ngunit sa ating pwersa, sama-sama pa, natitiyak kong matatalo natin agad ang mga ito. Magtiwala lamang kayo sa inyong mga dala at mga tangan. Ilang minuto din ang mga nakalipas bago nakabalik ang mga inutusan nitong si Mamang Tasing. Ilang minutong kinausap din ito ni Mamang Tasing hanggang sa inihipan niya ang mga ito isa-isa. At pagkatapos naglaho na ang mga anino sa kanilang mga paningin. Wika nitong si Mamang Tasing. Nasa kabilang bahagi ng malawak na pangpang na ito ang kanilang kinaroroonan, Nanay Candida. Kailangan na natin na kumilos. Ayon sa aking mga alaga, nagsimulang mag-ordina na ang mga ito para sa kanilang panibagong supremo. Sa narinig ni Nanay Candida, wika din ito agad. Kailangan na natin na kumilos. Baka mahuli pa tayo at hindi na natin maabutan ng buhay si Ilyong. Mabilis nang umusad ang mga ito, binaybay nila ang gilid ng pangpang. Ngunit maingat na ang kaninang mga kilos at mga galaw. Sina Nanay Candida at Mamang Tasing, may mga inutusan ang mga ito na mga alaga para siyang mauna at magiging tagapagbalita sa kanila kapag nakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga nilalang at mga pwersa. Malakas na din ang kanilang mga karga na mga harang at mga bakod. Nasa unahan sina Nanay Candida at itong si Mamang Tasing. Makalipas ang ilang minuto, wikang muli nitong si Mamang Tasing. Malapit na tayo sa kanilang kinaroroonan, Nanay Candida. Sa gilid ng pangpang na iyan, malapit sa may talon ang kinaroroonan ng mga Saltik. At ayon sa aking mga alaga, mayroong butas ang kinaroroonan ni Tata Ilyong na maaring nasa loob ng pangpang na ito. Kung ganun, Tasing, kami na ni Poldo ang papasok sa loob ng pangpang para mailigtas agad si Ilyong. Kayo na ang bahala para maagaw ang atensyon ng mga Saltik. Kaya kong linlangin ang mga ito. Gagawa na lamang ako ng sinyalis kung makuha na namin si Ilyong. Pagkatapos, atakihin na natin at patayin ang lahat ng mga aswang na ito. Kami na ang bahala, Nanay Candida, sa mga aswang na iyon. Mauuna na kami sa inyo at mag-iingat kayo. Sagot naman itong si Mamang Tasing. Kayo din, Tasing, mag-iingat kayo. Malalakas ang mga aswang na iyan. Ngunit nakakasiguro ako na kayang-kaya ninyo ang mga iyan. Makor, bantayan mo ang pasukan ng butas mamaya. Ikaw ang magiging bantay kung sakaling may mga Saltik ang mga makakahalata sa ating plano. Pagkatapos nagsimulang muling kumilos na ang mga ito, sina Mamang Tasing kasama sina Lucas at Luis ang papunta direkta doon sa gilid ng pangpang. Plano nilang kunin agad ang atensyon ng mga aswang na Saltik habang sina Nanay Candida at itong si Poldo maingat na dumaan doon sa mga kakahuyan. Hinahagilap nila ang sinasabing pasukan ng alaga ni Mamang Tasing. Sumama na din sa kanila ang kaibigan ng babaylan, itong si Korkor. Ilang sandali pa, may mga isinaboy na mga ilang piraso ng mga bunga ng antunga
itong si Mamang Tasing sa buong paligid. May mga inihandang mga orasyon na din sina Lucas at Luis. Makalipas ang ilang sandali, itinarak na ni Lucas ang kanyang mga punyal sa paligid ng kakahuyan. At makalipas ang ilang minuto, nanatiling nakatayo sina Mamang Tasing, Lucas at Luis doon sa malawak na pangpang. Wika nitong si Mamang Tasing, "Maaaring iyan na ang lagusan. Papasok, Lucas, Luis. Kailangan natin na dalhin ang presensya ng mga aswang na ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan para malayang makakapasok sina Nanay Kanida." Ilang minutong nanatiling nakatayo lamang ang mga ito habang hinihintay nila ang maaaring pagpapakita ng mga aswang. Ilang sandali pa, may mga naramdaman ng papalakas na mga presensya ng mga aswang itong si Mamang Tasing. Wika nito sa kanyang dalawang kasama, "Mukhang nandirito na sila, Lucas, Luis. Talasan na ninyo ang inyong mga mata at pakiramdam." Ilang sandali lamang, nakita nila ang apat na mga matatanda ang naglalakad galing doon sa gilid ng mga batuhan. Napatitig ang mga ito doon. Anas nitong si Luis, "May isa pang butas ang nandoon. Kung ganon, maaaring tama ka, Luis. At hindi lamang iisang butas ang nandirito papasok sa kaloob-looban ng pangpang na ito. Hindi ko rin tiyak ngayon kung 10 nga lamang ba ang lahat ng mga saltik dito sa loob ng kagubatan na ito." Matalim ang mga titig ng apat habang papalapit ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Kita din nilang bumuka-buka na ang bibig ng apat na mga aswang. Ngunit tiwala na itong si Mamang Tasing sa kanilang mga ginawang orasyon kanina pa. Nang makalapit na ang mga ito, biglang wika nitong si Lucas, "Mukhang malalakas nga ang mga ito, Mamang Tasing. Kahit sa ating mga karga at mga harang, nakakaramdam pa rin ako ng pamamanhid sa aking buong katawan." "Sabad naman itong si Luis. Ako din, Lucas." Wika nitong si Mamang Tasing, "Huwag muna kayong gumawa ng anumang mga pagkilos o pag-atake. Kailangan natin na dalhin ang mga ito doon sa kakahuyan para makapasok sina Nanay Kalida ng mabilisan." Pagkalapit ng apat, wika ng isang matandang aswang. Sa sobrang katandaan pa nga nito, nakayuko na ito kung maglakad at kita mo agad ang pangangayayat ng matanda. Ugod-ugod ito kung kumilos, ngunit hindi sila magiging kampante dahil kung gaano katanda ang mga ito at kahinang kumilos sa pagiging tao, kabaliktaran ang lakas ng mga ito sa kanilang pagiging aswang. Batid ni Mamang Tasing na ang matandang nasa unahan ang pinakamalakas sa kanila. "Ano ngayon ang kailangan ninyo sa lugar na ito? Ginagambala ninyo ang aming espesyal na kaganapan. Ikaw at kayong dalawa, may mga tangan kayong mga kaalaman, hindi ba? Bigyan ko kayo ng oras para mabuhay pa. Umalis na kayo at huwag nang magpapakita pa." Sagot naman itong si Mamang Tasing, "Mahalaga ang aming pakay dito sa lugar. Masyado na kayong gumagambala sa katahimikan ng mga tao dito. Kailangan ng wakasan ngayon ang mga kasamaan ninyo." Ngunit sa mga sinasabi ng babaylan, biglang tumawa ang matandang babae. Nahawa na din ang tatlo pa nitong mga kasamahan at nakikitawa na rin. "Nagbibiro ka ba, babaylan? Sa tingin mo ba, sapat na ang mga kaalaman mo at lakas para sa aming mga tangan?" "Oo, lola. Dahil kasama namin ang Panginoong may kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat." Napatigil ang mga aswang sa kanilang ginawang mga pagtawa. Wikang muli nitong si Mamang Tasing,
Ngayon na Lucas, Luis, at pagkatapos, umindak itong si Mamang Tasing sa lupa ng isang bisis. Biglang nagsitalsikan ang mga alikabok at ang mga iilang lupa dahil sa pagkabiyak ng lupa sa paligid. Lumakas na din ang hangin sa kapaligiran. Habang sina Lucas at Luis, biglang dinaluhong na nila ang apat na mga aswang na nasa kanilang harapan. Ngunit biglang tumalon ang mga ito sa itaas ng puno ng kahoy. Agad din na kumumpas itong si Mamang Tasing. Ang mga sanga ng kahoy na malapit lamang doon sa apat na mga aswang, pilit na silang inabot ng mga ito at puluputa na sana. Tumalon ang dalawang mga aswang sa lupa at napakabilis ng kanilang mga kilos. Biglang napatras na lamang sina Lucas at Luis dahil biglang sunupot ang dalawang matanda sa kanilang harapan. Sunod-sunod na silang inabot ng mga paggalmot habang ang pinakamatanda sa kanila nanatili lamang ito doon sa itaas ng puno ng kahoy kasama ang isa pang matanda. Napigilan ito ang mga papa-ataking mga sanga ng kahoy. Biglang nabali ang mga ito at nahulog sa lupa. Mayroong pilit na hinahagilap ang pinakamatandang aswang sa paligid. May naramdaman kasi itong kakaiba, kaya agad itong nagpalingon-lingon. At pagkatapos, biglang tumalon na lamang ito doon sa lupa. Ngunit hindi umatake ito sa kanila. At tama nga sina Mamang Tasing sa kanilang hinala. Ang kanina, ugod-ugod na matanda, sobrang napakabilis na ngayon ng kanyang mga kilos at galaw. Nagtataka itong si Mamang Tasing kung bakit mabilis na tumatakbo ang matandang aswang papaikot sa kanila. Wika ni Mamang Tasing, "Lucas, Luis, tara na doon sa kakauyan sa unahan." Kaya ang dalawang antingero mabilis nang tumalon papatras. At sa isang pag-ihip sa hangin nitong si Mamang Tasing, biglang may mga humarang na mga malakas na harang sa dalawang matandang aswang. Saglit lamang iyon, ngunit sapat na para makalayo sina Mamang Tasing sa mga ito at makapunta agad doon sa may kakahuyan. Ilang sandali lamang, sinundan naman agad sila ng mga aswang. Tumigil na din sina Mamang Tasing doon sa kakahuyan na sa tingin nila hindi na mapansin ng mga ito ang gagawin nila ni Nanay Kanida. Ngunit ang iniisip nila ngayon, kung nasaan pa ang ibang mga kasamahan ng mga aswang na ito dahil apat pa lamang ang nagpapakita sa kanila. Napatigil sa pag-iisip ang mga ito nang mayroong magsalita galing sa kanilang likuran. Agad na napalingon ang mga ito at nakita nila ang pinakamatandang aswang sa mga ito. Gulat na gulat sina Mamang Tasing kung paanong ganon kabilis na napunta ito sa kanilang likuran. Wika agad ng matanda habang may ipinakitang bagay. "Hindi nyo na magagamit ang bagay na ito, mga kaipikan. Hindi na kayo mailigtas pa ng ginawa ninyong ritual." Napatitig itong si Lucas sa matanda at mas lalong nagulat dahil ang mga hawak ng matandang aswang ay ang kanyang mga punyal na itinarak niya doon sa harapan ng pangpang kanina para sana mapigilan ang anumang gagawin ng mga orasyon ng mga aswang na ito. Sa isip nitong si Lucas, malakas nga nang di hamak ang aswang na ito. Bukod kasi nanawasak nito ang kanyang ginawang ritual kanina na hahawakan pa ng matandang aswang ang mga punyal na iyon. Gawa ito sa tanso at may mga nakapaloob na mga usal at ritual galing sa mga ninuno ng mga namayapang mga malalakas na mga albularyo. Naramdaman pala ito ng matandang aswang kanina pa. Kaya pala, mabilis itong nagpatalon-talon at tumakbo sa palibot ng kakahuyan dahil winasak na pala nito ang mga ginawang pagtarak sa mga punyal ni Lucas bago lumabas ang mga aswang. Wika ni Mamang Tasing,
doon sa matandang aswang na nakangisi na sa kanila, na parang kampante talaga itong walang kalaban-laban ang grupo nila ni Mamang Tasing sa kanila. Inaakala mo ba, aswang, na dyan lamang kami umaasa ng lakas? Ngayon, tingnan mo ito. At may kinuhang isang librita itong si Mamang Tasing. Pinunit niya ang isang pahina nito at dinasalan. Pagkatapos, pinunit pa niya ito ng 6 beses. Pagkabagsak ng mga napunit na papel sa lupa, may mga binabanggit itong si Mamang Tasing na kahit sina Lucas at Luis, hindi nila ito maintindihan. Kadalasan kasi, ang gagamitin na lingwahe sa pag-usal ng mga orasyon ay Latin. Ngunit ang mga binabanggit ni Mamang Tasing ay hindi. Unang bisis pa nila na narinig ang mga katagang iyon. Ang mga piraso ng papel na nasa lupa, biglang nagiging mga hulma ng tao ang mga ito at nagkakulay ng sobrang napakaitim. Mga anino ang mga ito na walang bakas ang kanilang mga mukha. May hawak ang mga ito na mga karit at muling wika ni Mamang Tasing. Aking mga alagad, ubusin ninyo lahat ng mga kampon ng kadiliman na nasa paligid. At pagkatapos sa mga sinasabing iyon ni Mamang Tasing, agad na umigpaw na ang mga nilalang. Ang 4 sa kanila papunta doon sa 3 mga aswang na nasa kanilang harapan at ang 2 naman sa mga ito papunta doon sa matandang aswang. Utos nitong si Mamang Tasing, sabayan nyo na ang mga ito. Lucas, Luis, mas lamang na tayo sa mga aswang na nakapalibot sa atin. Mag-iingat lamang kayo. Nakasunod ako sa inyo. Atakihin na natin ang lahat ng mga ito para makapasok na sina Nanay Kanida. Ang utos agad nitong si Mamang Tasing. Kaya kumilos na din ang 2. Agad na nilang inatake ang mga aswang. Habang ang mga anino na may hawak na mga karit at iba't ibang uri ng mga armas, sumagirit na ang mga ito papunta doon sa mga aswang. Hindi mga ordinaryo ang mga aninong ito, dahil mga nilalang ang mga ito na nanggagaling sa mga ritual ng mga anito. Bukod sa malalakas ang mga ito at mabibilis, hindi din ito basta-basta na matamaan ng anumang ibabatong mga orasyon. Habang nangyayari ang lahat ng mga iyon, mabilis naman na pumasok doon sa butas ng pangpang sina Nanay Kanida, Puldo at itong si Makor. Ngunit ang Korkor, tumigil ito doon sa may batuhan para bantayan ang buong paligid at ang pasukan. Gamit ang mga malalakas na mga usal nitong si Nanay Kanida, agad nilang natunton ang kinaroroonan nitong si Tata Ilyong. Ngunit hindi madali ang paglapit nila doon sa matanda, dahil mayroong isang matandang aswang ang nagbabantay doon sa gilid. Wika nitong si Nanay Kanida sa kanyang disipulong si Puldo. Puldo, gawin na natin. Kailangan natin na mahuli agad ang isang aswang na iyan. Tumango lamang itong si Puldo habang mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon. Matapos na magawa iyon ni Puldo, nag-uusal na din itong si Nanay Kanida ng mga orasyon. Sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago pa ang 2 sa likod ng mga batuhan. At ilang sandali pa, suminyas na itong si Nanay Kanida at mabilis na itong tumakbo ng napakabilis. At sa bilis ng ginawa ni Nanay Kanida, nakakasabay sa kanya itong si Puldo, dahil ito sa ginawang orasyon na gamit ni Nanay Kanida. Ang ginawa ng 2, hinuli nila ang isang aswang na nagbabantay sa walang malay na albularyo. 2 segundo lamang ang nakaraan, agad nang naabot nila ni Nanay Kanida ang kinaroroonan ng mga ito. Huli na nang maramdaman ng matandang aswang na may mga papalapit na mga kalaban. Nang makita nito ang anino ni Nanay Kanida, gulat na gulat ang aswang. Malakas na kasi ang kanilang mga karga
at mga pangbakod sa buong lugar na iyon. Malayo pa sana si Nanay Canida. Agad na sana niyang naramdaman ang presensya ng mga ito. Ngunit dahil nga sa mas malakas ang mga puder ni Nanay Canida, hindi nila ito napapansin. Gusto sana niyang kumilos para atakihin itong si Nanay Canida. Ngunit napadilat ang mga mata ng aswang nang hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Naisip ng aswang na baka mga pamako lamang ang mga ginamit ng kalaban, kaya hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Kaya mabilis siyang nag-uusal ng mga orasyon na pangwasak. Ngunit nang matapos niya ang mga orasyon, wala pa rin nangyayaring pagbabago. Mabilis nang nilapitan ni Nanay Canida itong si Tata Ilyong habang wala pa rin itong malay. May pinaamoy ang matanda sa albularyo. At pagkatapos, walang anumang pinasan na ito ni Nanay Canida. Pagkatapos, lumapit din ito sa kinaroroonan ng aswang na sa mga pagkakataon na iyon, nanatili pa rin na nakatayo at hindi makakilos. Wika ni Nanay Canida, "Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyong ito sa aking kaibigan. Pagbayaran ninyo ito ng inyong mga buhay. Puldo, tapusin mo na ang isang aswang na iyan." Nakatayo itong si Puldo sa likuran ng aswang. Kaya nga, hindi ito makakilos dahil sa kakaibang kakayahan nitong si Puldo. Nang matapakan niya ang anino ng aswang, agaran na napako ang katawan nito at hindi makagalaw. May isang maliit kasi na lampara doon sa loob ng pangpang. Kaya kitang-kita nila ni Puldo ang anino ng aswang. Ngayon, batid ng aswang na nalalapit na ang katapusan niya. Namangha ito sa kakayahan ng taong nasa kanyang likuran. Ilang sandali lamang napaigik na ang aswang nang may tumarak sa kanyang likuran na isang punyal. Tatlong mga pagtarak ang ginawa nitong si Puldo na agaran na ikinamatay ng aswang. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito, dala na si Tata Ilyong. Ngunit nang papalabas na sana ang mga ito doon sa kalubluuban ng pangpang, nakakasalubong nila itong si Makor na mabilis na nagpatalon-talon doon sa mga batuhan. Nang makalapit na ito sa kanila, balita agad ng kurkur kay Nanay Canida, "Panginoon, mayroong apat ang papasok dito sa kalubluuban ng pangpang. Mukhang napansin na ng mga ito ang ating ginawang pagpasok." Sagot naman itong si Nanay Canida, "Ako na ang bahala sa mga ito, Puldo, Makor. Dalhin ninyo ang katawan ni Ilyong sa ligtas na lugar. Humanap na lamang kayo ng panibagong malalabasan. Haharapin ko muna ang mga aswang na saltik." Mabilis naman at tumalima ang dalawa. Ang kanilang ginawa, binitbit ang katawan nitong si Tata Ilyong na sa mga pagkakataon na iyon, wala pa rin malay. Mabilis na sumuot ang mga ito doon sa mga batuhan ng pangpang para makakahanap ng malalabasan. Habang itong si Nanay Canida, humanda na ito sa pagdating ng apat na mga saltik. Muling nagkarga na ito ng mga orasyon at puder habang hawak na ang isang malakas na armas, ang patalim na may mga nakapaloob na mga malalakas na mga orasyon na pangkitil. Naglatag din ito ng mga orasyon sa buong kapaligiran. Habang doon naman sa labas ng pangpang, patuloy na naglalaban doon ang grupo nila ni Mamang Tasing kontra sa mga aswang. Sa mga pagkakataon na iyon, mayroon ng dalawa ang dumating pa. Napatay na din nila ang dalawang aswang. Ngunit may sugat din itong si Lucas at Luis. Hindi madali para sa kanila ang labanan ang mga pinakamalakas sa hanay ng mga saltik. Ang pinakamalakas naman sa kanila na matanda, may pinsala na din ito sa katawan dahil sa mga aninong mandirigma na pinalabas ni Mamang Tasing. Ngunit apat na lamang ang natira sa mga ito. Napabagsak na din ng matandang aswang ang dalawa sa mga anino. Mayroon pang naabot itong si Lucas. Agad na ginamit niya ang kaalaman niya sa mga ugat ng puno ng kahoy.
napuluputan na ang isang saltik sa kanyang mga paa. Kahit na gumawa na ito ng mga orasyon, biglang bumukas ang lupang kinatatayuan nito at tuluyan na itong linamon. Gamit ang mga kakayahan nitong si Luis, nagawa nitong buksan muli ang lupa at kainin ng buhay ang aswang. Tatlo na lamang ang natitira sa mga ito, habang ang pinakamalakas sa kanila, lubang na pinsala na ang katawan nito ngayon. Wika ni Mamang Tasing sa dalawa. Malapit na natin na masukol ang mga ito. Lucas, Luis, mag-iingat lamang kayong dalawa. Wala nang pag-asa ang isang matandang ito. Hindi na siya lulubayan ng aking mga alaga. Makalipas ang ilang mga sandali, umindak sa lupa itong si Mamang Tasing at sinabayan naman agad ito ni Lucas ng mga pagtarak ng tatlong mga patalim sa lupa. Habang ginawa nila iyon ni Lucas at Mamang Tasing, kasalukuyang biglang nawala naman doon itong si Luis. Nang maitarak na ni Mamang Tasing ang mga orasyon, muling umihip ang malakas na hangin sa buong paligid at nagsiliparan ang mga alikabok. Bukod pa nito, mayroong parang mga usok ang kumalat agad doon sa mga kakahuyan. Isang malakas na sabulag ang ginawa ni Mamang Tasing. Kaya makalipas ang ilang mga segundo, biglang napaigik na lamang ang isang aswang. Itinarak agad ni Lucas ang kanyang matalas na punyal sa dibdib nito. Kaya agad itong natumba sa lupa habang nangingisay. May mga isinaboy agad itong si Lucas na mga pulbo sa katawan ng aswang. Kaya mas lalong naghihiyaw na ito at namimilipit sa sobrang sakit habang umuusok ang katawan. Habang ang isang aswang, kumilos sana agad ito para atakihin itong si Lucas. Ngunit agad itong napatigil nang may tumamang palakol sa kanyang ulo. Nasa kanilang likuran na pala itong si Luis. Kanina, habang gumagawa ng mga orasyon, nasa bulag sila Mamang Tasing at Lucas. Mabilis din na umibis itong si Luis papunta sa likuran ng mga aswang. Sinasabayan iyon ni Luis. Alam kasi nitong ang mga ginagawang iyon ni Mamang Tasing, malakas at matindi ang sabulag na ginawa ng babaylan at kaya niyang mapawala ang kanyang katawan at hindi maramdaman ng mga aswang sa paligid. Ilang sandali lamang, agad nang nangingisay ang aswang at bumulagta. Wika nitong si Lucas. Magaling, Luis. Ngayon, kailangan na natin nasundan si Nanay Canida doon sa loob ng pangpang. Narinig din nila ang sabi nitong si Mamang Tasing. Wika ng babaylan. Ako na ang bahala sa matandang ito. Hindi na ito magtatagal pa. Tulungan na ninyo si Nanay Canida. Kaya agad nang tumakbo ang dalawang antingero papunta doon sa butas ng pangpang. Habang doon sa loob ng pangpang, nakakasalubong na ni Nanay Canida ang apat na mga aswang. Bago pa dumating ang mga ito, naipakalat na niya ang kanyang mga kaalaman sa loob at ang mga orasyon sa buong paligid. Umaangil agad ang mga aswang nang makita itong si Nanay Canida. Wika agad ng isang matandang aswang. Pagbayaran ninyo ngayon ang inyong kapangasan. Sagot naman ni Nanay Canida. Mukhang hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo, aswang. Humihina na ang pwersa ninyo. Nakuha ko na din ang albularyo. Wala na kayong kawala pa sa akin ngayon. At umindak agad itong si Nanay Canida ng tatlong bisis sa lupa. Pangalawang pangindak pa lamang, biglang uminog na ang kalubluuban ng pangpang. Napaigtad na din ang mga aswang dahil may mga nagsilabasan na mga baging doon sa mga batuhan at napakabilis na inabot ang kanilang mga katawan. Ngunit biglang napaigik na ang isang aswang nang may tumarak na patalim sa kanyang likod. Gulat na gulat ang mga aswang dahil nasa kanilang likuran na ang matandang si Nanay Canida. Samantalang nagsasalita pa ito doon sa kanilang harapan. Ngunit ang labis na ipinagtataka ng mga ito dahil ang isa pang bulto ni Nanay Canida nakatayo at nandoon pa sa kanilang harapan.
habang nakatitig lamang sa kanila. Kaya katanungan ngayon sa kanilang isipan kung sino ang nilalang na nasa kanilang likuran. Wika nung isang matandang aswang. Isang paninlang lamang ang mga iyan. Hagilapin ninyo ang totoo sa replika. Ngunit sunod nang bumulagta ang isa nang maabutan ito ni Nanay Kanida. Nagtataka din ang mga aswang kung bakit parang napahina ang kanilang mga kilos. Wikang muli ni Nanay Kanida habang tumatawa na. Hehe, nasa loob na kayo ng aking ritual at mga orasyon. Bago pa kayo dumating, nailatag ko na ito sa buong kapaligiran dito sa batuhan. Manghihina kayo at hindi na makakawala pa sa inyong mga kamatayan. Napatitig ang mga aswang sa matanda. Hindi nila inaasahan na ganito lamang kabil silang tinalo at nag-iisa pa. At sa isang igla pa, akmang tatalo na sana ang mga aswang papunta doon sa batuhan para makagawa ng mga malalakas na mga orasyon na pangwasak sa tingin ng tatlo. Kung sama-sama silang gagawa ng ritual, tiyak nilang mawawasak nila ang ginawa ni Nanay Kanida. Ngunit napatigil ang mga ito dahil biglang may mga baging ang nakapulupot ngayon sa kanilang mga paa. Hindi na sila makakakilos pa. Nahuli na sila ng tuluyan ni Nanay Kanida at magiging katapusan na nila ngayon.